yung entity up against Tundra ba yun or di kaya up against Team Liquid, parang Liquid yun. Liquid. O, sobrang, sobrang hirap ng entity na wala, parang naghihintay na lang silang matalo up against Team Liquid and gusto ko makita sa kanila yung aggressiveness with the kinds of hero na meron sila. Pero tingnan natin kung ano yung mangyayari dito. Wala nga silang pang push gaya ng sabi ni Ate LV. And ang mahirap dyan, wala silang pang deep push. They do have the trend protector pero wala silang... Nako po, teka lang KJ ha. Kasi parang papatayin natin nila si BZM. Ba't ka ito humihini si Runaway? Kasi medyo masakit din yung binibigay or binibitaw ng skills ng OG dito. So wala ata mamamatay. But entity, they have the advantage here. They have the observer ward. So nakikita nila kung sino yung malapit sa kanila. So walang glimpse. Tingnan natin kung si Toby would lane up against this Naga Siren and Oracle on the bottom lane. Kasi as much as possible, if you're Darkseer, you want to avoid. Ito nga si Oracle kasi nga wala talagang bisa yung Ion Shell mo. Mm-hmm. Tatanggalin niya ng Oracle sa my lane. So all you need to do is buy a lot of mangoes. Okay, but marurot si Katomi dito. But he is fine. DM. Okay, wala namang mamamatay for now. Goods lang. And it's 2-for-2 bounty. Okay. So parehas lang. Parehas lang. Misha getting that bounty. Oh, what so naman? Mag-a-attempt bang humuk? Mukhang wag na. Parang ayaw, wala siya mana. Ayaw mo nang magsayang ng mana. Oo. Kung siguro hook man, doon na lang sa under the tower. But para at least, kapag na-hook mo, there's the decent damage para ma-zone out nyo yung kalaban. Pero BZM dito sa may middle lane, up against Invoker, yun lang. Not din na yan sa mukha. I think maganda din na DK yung pinag-mid nila kasi sabi mo nga Death Prophet or DK goods lang against an Invoker. Pero I feel like DK would survive better with that Invo at melee din kasi siya eh. So yung in terms of like the last hits, diba, meron siyang advantage doon and mataas din naman kasi yung base damage and he does have that breathe fire as well para mabawasan yung damage ng Invoker dito. So I think that's all good. But top lane naman, Misha, matatama na sa Thunderstrike dito. At he is fine. He does have the Fairy Fire just in case and a Magic Stick as well. Oh, it's gonna be Taiga playing. Ito nga si Oracle dito sa my bottom lane. So Yuragi Taiga combination. So nakikita na natin to itong lane na to. Way back yung si Seb pa. Diba, yung isa nila, hindi pa si Misha nung during majors. Mm-mm. So, yan, kasi most likely, kapag nandyan si Seb, nagiging position 5 din halos itong si Taiga eh. Sa totoo lang, parang si Seb yung position 4. Pero DM and Misha, here, the combination of Snapfire together with DM, medyo maganda yan. There's the combination na pwedeng mapalapit. Baka mamamatay ata to. Boss, uy, gasukin lang ng damage. Ayun lang. Pero parang si Taiga pa nga ata mamamatay dito. And there we go. Toby will get the first blood that is brought to us by Rivalry. So bet on your favorite teams, guys, dito sa rivalry.com/epals. Yes! At ayun na nga. Nakakuha na naman ng first blood. Etong entity, bawing-bawi naman sa first blood. Etong entity, kanina pa nakakakuha up against OG. Pero kamunti ka na makuha ni Taiga. Eto nga si Katomin. No, good thing na lang kay Katomin, nandun yung kanyang regeneration kasi kamunti ka na eh. Pero tingnan natin, as I was saying, on to the top lane, nandun yung capability ni DM together with Misha na i-close up yung gap up against a Fishman and etong ang Pudge onto the top lane pero good thing meron siyang pabalik. Mm-hmm. Tsaka, sakto lang din ginagawa nitong Disruptor eh kasi inaanoy niya yung dalawang heroes at si Pudge dito sa taas medyo okay yung lane kasi nga wala siyang katapat eh. So, nahaharas niya yung dalawa pero kailangan niya mag-ingat-ingat kasi nga squishy support siya. So, pwedeng-pwede lang siyang patayin ng ganun-ganun lang. Pero speaking of papatayin, si Toby ata yung gustong patayin. And there we go, the damage from Taiga with the Oracle. Ito, yung Oracle talaga. Naaalala ko talaga dito si Bay eh. Yung tropa namin na laging nang KKS. Ay! Sa third skill ni Oracle. Okay, pero wait lang kasi sa top lane dito, there's the hook.
At Misha, he does have the Fairy Fire and the stick as well, but I don't think he will live. And one more hit from Watson will secure the kill. Pero samantalang sa baba naman, si Kataomi namatay. Oh, okay. Oh, nakakabawi naman kahit papano yung safe lane ng OG. Pero Misha, medyo nasa mali yung kanyang cookie doon. Ha? Napansin ko lang yung creeps yung kinuki niya instead of si DM na naka-siphon onto the pouch. Pero yun nga, with that mistake, tinake advantage ni Watson na okay, ihuhuk ko to, walang cookie, walang pagligtas sa sarili. Pero okay, Taiga? Buhay ata to. Buhay. Kaso si Kotomi sabi niya, anong buhay? Papatayin ko yan. Pero mag-ingat ka, boss, kasi medyo masakit din yung binibigay or binibitaw ni Oracle. Kaso okay lang, ha? Kasi medyo si Oracle napapabili at napapabili ng ano talaga dito, ng sustain. Consumables. Yes. So, yan. Which is the position 5 or di kaya role niya naman sa ngayon kasi siya yung nagbe-babysit up against dito nga. At saka kailangan niya ng napakaraming bangga kasi kapag naubusan siya ng mana, alam na natin yung mangyayari. Pwedeng mag-spam out lang si Toby ng kanyang Ion Shell onto this bottom lane in makapag-farm. And ayaw mo mangyari yon, gusto mo na matanggal parati yung Ion Shell para mano-manong mag-farm lang etong Darkseer. Pero so far, naubusan kasi ng mana etong ang si Taiga eh. So, oy? Eh, buhay yan. Pero ito ata sa baba, yung hindi mabubuhay, Taiga, masuspata na naman ng dalawang heroes ng NTT dito. But they don't have anything. Maybe they do. Taiga can still run away and wala, not enough yung damage na may ibibigay nila. Pero speaking of Sunstrike, DM will dodge out the Sunstrike. Kaso ka lang, naku po, nabuhay pa. At si Pudge pa yung namatay. Look at the Spirit Siphon. Talaga yun eh. The turnaround. At saka hindi din tumama yung Sunstrike. DM with the turnaround up against Watson. Oy, kaso ito, nagiging makulit na kasi si Trent eh. But there we go, Taiga again with that damage. Ang sakit talaga ng Oracle. Masakit talaga yun. Oo, tapos sobrang bilis pa ng cooldown ng kanyang Purifying Flames. So, talagang pang-burst dyan sa may bottom lane. So, hindi ka talaga pwedeng umasim. And good thing nga kay Taiga, ang dami niyang consumable. So, he could just go back dito sa may bottom lane at talagaan na maayos itong ang Naga. Pero nahihirapan pa rin pala yung Naga sa may bottom lane kahit papano. Ha? At ang yaman ng ano, Darkseer. Darkseer. Oo. Ay, pero okay lang. Hindi naman ganun kalayo yung gold difference nila. Pero that is good for NTT. Kasi you want this. You want the carry na ng kalaban na medyo mahihirapan siya sa lane. Pero eto, si Fishman ata yung mahihirapan. Pabalik, DM. Kaso the damage, Misha, wala siyang Scatter Blast, mga sir. At parang siya pa nga ata mamamatay dito. There's the hook and the rot damage. And he will die, Misha. Goodbye. The turnaround. Buti na nga lang lumapit eto si Watson sa kanyang kasama. And good thing, yun nga, Disruptor, meron siyang pabalik dito nga kay DM. Pero, oy, si Toby ata yung silang patayin dito. But there's a vacuum. Maninet naman yung kuya mo. But there's a stove in the nature's... kaso, walang namatay. Muntikan lang. Muntikan lang yung dalawa at makakahil naman si Oracle. So, he is fine. Actually, yung dalawa kasi dito na support sa baba, merong heal. yun kasi yun. Kaya medyo nagkakabitawan sila ng skill, pero may mabubuhay. Pero ngayon, meron ata mamamatay Taiga dito. Leech, Seed, but he is fine there. Toby needs to run away kasi one more hit, mamamatay na lang na siya. So, hindi na ata maaabutan ng third skill. Si Taiga naghahanap talaga, oh. Sige, hanap ka dyan. Pero wala ka na makikita. Pero samtalang top lane naman, Exorcism will be used. There's the bite from the Pudge. Kaso, Misha is here with the Scatter Blast. And there's the Cookie. And Fishman will die. And there we go. Pero masuspatan ba nila si Pudge? Uy, hindi na nila nakita. Uy, natamaan ng multo. Hindi nakita. Maganda yung pwesto din ni Watson dito sa may top lane. And besides yan, nagamit naman yung Exorcism. Pero naku, Misha! Yun lang! Misha, hindi! Never give up! Kumbaga, there's the Sunstrike though, kaso hindi mababaliktad yan. But Kataomi is here. Misha will die, but it's okay. It's a carry for a support. At saka nauna din nilang mapatay itong si Disruptor doon sa may top lane. Pero okay, grabe naman si DM. Galit na galit.
Gusto manakit. Oh. Uy, Dustin. Hindi siya nagtitipid. Doon nga. Alam niya na pang-farm din ni Stormstormer. Ito nga ang kanyang unit eh. So, he does have the envy rune. Pero alam naman yun ni Toby dahil nga nakita, no? Mm-hmm. Nakita ni Stormstormer na papunta sa may bottom lane. Ito nga si DK. And syempre, nag-iingat lang din itong heroes ng entity. Pero sino nga ba ang mahuhuli? May mahuhuli nga. At si Toby nga ata yung mapipili dito. There's the Sun and the Scatterblast Cookie. There we go. And Breathe Fire. And BZM will get that kill. So gamit na gamit yung Invis rune. So mahuhuli pa ata nila si Stormstormer. Nope. Wala na silang pang disable doon. Oo. Pero basag na yung mid. Ate mo, Elvie. Oy, kasi ito na. There's the glimpse. Misha mahuli dito. There's a cold snap. And Misha will die. But Watson is here. Hook! Kaso dito mama, sir. Sobrang payat ng hook ng Pudge. Oo. Hala, ay, dito mama. Kala ko tatama yun eh, no? Pero wala, straight masyado. Oo. So might step, medyo sexy. Ito si BZM, pero sexy nga, pero ito ata yung hindi sexy. DM will die. Nang ganun-ganun lang, Stormstormer with a ganks. That's all good for entity. Actually, for both teams, 7-6, less than 1k yung gold lead dito. So, wala pa tayo sa one-sided na part. Oh, at saka mayaman din itong invoker. Meron siyang Hands of Midas. Kaya na lamang na si BZM in terms of last hit. Nandun pa rin eh. Oh, so, wall will be committed. Toby, okay, he's good. Meron siyang infused range up and a vanguard. So, medyo makunat na talaga siya. Oh, hindi na siya mag-aalalang mamatay dito sa may bottom lane. So, eto, tingnan natin. Nakakabawi na ba yung Naga Siren? Actually, hindi pa. Yuragi, medyo hirap pa talaga dito sa may bottom lane. Especially with the Iron Shell, hindi talaga kaya pa sa ngayon. At saka wala pang damage itong Naga Siren. Naga Siren needs two items. It's, yun nga, Manta style together with the Orchid. Mm-hmm. Para sumama siya sa team fight kahit papano. So, ito na. Exorcism and Dragon Form. Para mabasag yung top lane ka. So there's the cold snap, ice wall, and the sunstrike. Tatama dito. Misha will die. Atapang atao, ha? Atapang talaga. Pero, nantala pa yung pag-push sa may top lane because of what happened to Misha. And sobrang naging matapang siya doon. Tingnan natin, ha? Kaso speaking ng matapang, naku po, mahuhook yung kuya mo. Wala nang exorcism pa, wala na siguro. Kaso nga lang, there's a bite, but there is no damage using the Spirit Siphon at mababaliktad pa ba? Exorcism, wala na. Pwede pa sigurong gumo. Kaso Stormstormer dito, si Taiga yung nakita, but he is low on mana. Hook! At naku po, ayan na si BZM yung nakita, but Mortimer's Kisses will be used. Sunstrike, hindi tatama, but there's the overgrowth at mamamatay si DK. Pero pwede pa siguro si Taiga, Fishman. There is the Static Storm with the Kinetic Field. There's the Cookie to save him, but Glimpse back and Stormstormer will get that kill. He is on killing spree. Watson, pa-stop-stop ng hook dito. Nice sidestep from DM and he is going to be okay. He's gonna be fine, pero maganda yung nakuha ang kills doon ng entity. On top of that, na-depensa nila yung top lane. Isipin mo, Dragon Form together with the Exorcism yung ginamit. Napigilan nila and then pwede lang leaving armor. Oy. Onto the top lane. 814 landed on enemies. 57.1% hook by Watson. Okay lang. Not the best. Sino ba ang the best na Pudge player for you? Si Dendy. Classic Dendy pa rin. Ano ka ba? Idol ko talaga yun. Sa ngayon ba wala na? Na ngayon? Hindi ko kasi masyado nakikita talaga yung Pudge na sa ngayon eh, no? Last TI, sobrang mabenta itong si Pudge. Kasi yun nga, it counters out, illusion-based hero, sobrang lakas niya mag-farm. Pero right now, on the meta, hindi na masyado nakikita itong si Pudge. Unless yun nga, it's necessary, it's situational. Which is sa ngayon, yun nga si Watson guys, 57%. So, comment down below kung sino nga ba yung mga paborito niyong Pudge players dyan. Ako si KJ pala. Ako si Dayanara. Wow, grabe naman Pudge talaga. Pudge Lord yun. Pudge Lord? Yes. Sabi niya sa akin. Hindi ka nanonood Sabi niya sa akin nung nag-gas kami,
nagpa-pad siya pero hindi siya nakakatama ng hook kaya tinigilan niya daw. Yun ang sabi niya eh. Maraming highlight si Dayanara, guys. Panoorin niyo yung kanyang stream. Ayan, the best host ever. Okay, ayan guys, sa mga kaka-tune in lang, this is game number 2. Please do share the live stream. So hindi pa natin alam kung sino mananalo. Wala pa namang lamang. And Yuragi, nagpa-farm pa lang naman sa kanyang Naga Siren. Pero eto na yung entity with the smoke. Same goes with OG. Didi. And the double damage na nakuha ni BZM. Pero wala siyang dragon form. Oh, wala siyang dragon form, but kasama niya naman yung dalang support, si DM yung igogo. Nang apat na heroes dito, but exorcism will be used. There's the glimpse back. Kaso nga lang, DM magsusurvive ba siya dito, but it is not enough to save him. That exorcism medyo masasayang lang. Kaso nga lang, Mortimer's kisses will be used and the overgrowth as well, but the meteor, oh my gosh, the damage from Watson as well. It's a double kill for this badge. BZM, I think he is already dead. Oh. Ay! Uy! Nakapag-heal pala yun! Naku po! Antahe ka! Mamamatay. It's a triple kill for Watson. But even if nabuhay si DK, kala ko patay na yun eh. Pero nabuhay si DK, but it's still a win for Entity that clash. It's still a win for Entity. Masyadong napaaga yung pagkahuli dito kay DM. He knows na nakasmoke yung kanyang kasama. It's just that ang tagal. Ang layo pa ng kanyang layo kasama. At saka nagpabalik kasi. Okay, nag-pop siya ng ultimate pero hindi sapat yung regeneration coming from his Siphon para mailigtas itong si Death Prophet. Maganda sana yun kung na-ultihan ni ano eh. Sakit. Ang sakit ng combo, Static Storm, Meteor, tapos nasa loob pa sila ng ano, ni katabi pa nila si Pudge na may rot. So, anyway guys, that instant replay is presented by Predator at nakikita-kita natin, triple kill by Watson at doon na nga nagka-3K gold lead na sila. Oo, nang ganun-ganun na lang. And the Entity this time, ang ganda ng kanilang mga setup, yung mga smoke nila, at saka, eto yung ayaw mo, if you're OG, kasi slowly, nag-fall off yung heroes na meron kayo. DK yan, together with the DP. So, you're just making sure na as much as possible, you get objectives, pero nade-deny yun ng Entity. And ang maganda doon, parati silang nananalo, they get to deny, Teka lang. So, mahuli atan lang si BZM dito. Cold Snap will be used pero medyo tanking alang yung DK. But there is the Ice Wall and the Case Meter. Mahuhook pa nga si Taiga dito with the bite from the punch. DK will fall first and masusundan din niya ni Oracle. Misha will try and TP out but Overgrowth will be committed by this Strand Protector and it's a double kill for this Invoker. Three heroes down again for OG. Naku, mukhang Entity. Nahanap na nila yung momentum na kanina pa nila hinahanap, pati mo LB, by this, getting another good pickoffs, good kills coming in. And syempre, if you're DK, ayaw mong mamatay na nag-dragon form. Mm-hmm. Kasi gusto mong dumami. Kita mo, napabayaan lang na onte yung top lane. Wala na, puno na naman agad. Parang masasayang kasi yung effort mo kapag hindi ka nakabasag. Oo, hindi ka nakabasag yung mga ultimates na ginamit. Kaso nga lang mahuhuli nila si Darkseer dito. But Darkseer, ginamit na niya yung wall. DM, he does have that exorcism and it will be used. And I think Darkseer, mamamatay ba? He does have that mechanism. Oh! Kaso nga lang, ayun lang, parang mabubuhay pa nga si Toby doon by the help of this Pudge. Ang ganda ng bitawan ng skills dito. The Disruptor's Ultimate, denying the possible stun na pwedeng ibato ni BZM. Plus yun nga yung hook ng Pudge. Patay na yun eh. Patay na yun. And now, Exorcism was used again. Nang walang napapala, LV. And yun ang ayaw mo if you're OG. Kasi without that Exorcism again, magiging passive kayo. Magiging matapang na naman etong Entity. Uh-huh. They could probably use etong Invoker. Tapos yung Overgrowth later on na magiging available na din. So, yan. Pwedeng-pwede na itong lumaban ulit. And agad yung Scepter na, ito nga si Watson. Pero ito yung hinahanap natin kanina sa Entity. Kasi nung game 1, sobrang passive nila. Yes. Ngayon, all over the map sila. Which yan is dapat lang nilang gawin, lalo na sa ganitong picks. Kasi alam nila, pag-farmin mo, Naga and DK,
ano magagawa mo pa 'yung carry mo eh, 'di ba? So kung in terms of like super late game na, luging-lugi 'yung hero ng entity dito. And of course, ginagamit nila to their advantage 'yung mga skills nga nila dito. And they're doing fine because 8-15 'yung score natin in favor of entity. Pero matutornado si Misha dito, hindi makakapag-cookie because of the kinetic field. Watson is also here and Watson will get the kill. He's already on this mega kill streak. Oh, so far they are gonna go for rush. Okay, kaya naman, nandiyan naman si Invoker. Kahit papano at there's no contest at all. May binabasa Aghanim's, 'yun. Gusto ko rin basahin yung Aghanim's eh ni ni Oracle. Kasi 'yun yung ano eh, yung plano niyang item, ayan no, yung next na item niya. Kaso hindi na mako-contest yung Roshan. And the first Roshan will be taken by Entity. And that Roshan kill is brought to us by Vortex, guys. So if you want to upgrade your PC parts, ayan na. Go to their page and just message Vortex. Oh, at saka yung alam ko, yung Oracle, may area siya ng, yung Aghanim's niya, may area siya ng purifying flames. Ah, so AOE. AOE, yes. Ah, okay. Tama. Sorry guys, di ako kasi ako nag-Oracle. Yes, pero tingnan natin BZM. Ayan, with his hands of Midas, he's just making sure na meron silang panlaban on to late game Atimo LV. So, talagang kahit sabihin natin na late na, pero kapag tumagal naman yung laban, there's still the capability of OG. Pero kung tatagal pa yung laban dahil napaka-aggressive ng entity, kita mo naman, there's the game's back and ice wall. Naku po, double slow pero TP out ang gagawin. Kaso nga lang, maru-root si BZM dito and he cannot do anything and you'll just die. Tanggap na, namamamatay na. Pero nakasmoke yung other heroes of OG trying to find somebody. Pero sobrang bilis gumalaw ng entity. Gusto ko yung nangyayari sa kanila ngayon na talagang nahanap nila yung momentum eh. So they need to end the game real fast, real quick, bago pa magka-item etong ang Sinaga Siren. And pero kahit siguro may item, tingin ko kayang-kaya pa rin ng entity. Ang dami nilang sagot. There's the Disruptor, there's the... Okay. Pudge. So, tingnan natin. Ang bagal pumasag. Ang bagal talaga bumasag pero ng nandiyan, entity. Yun pero ang problema. Kung nandiyan naman yung Invoker sa tabi ng entity, tingin ko kaya naman eh. Mabilis mag-push yung Invoker eh. With this alacrity, tapos yung units niya, so... Pero dapat din may cart para medyo mas mapapabilis. Pero makikita nila yung kuya si mong Misha. Snappy dito. Misha will try to cookie out. Kaso nga lang, hinahabol siya ni Toby dito. And Toby will get that kill. Kaso nga lang, masasatic storm si kuya mong Death Prophet. But it's already 2 supports down for OG. It's a double kill pa nga for Watson pa. Isa-isa nag-o-audition yung sa side ng OG dito. And that's a tier 2 down for OG. At ayun lang. Hirap nito if you're OG. Kasi as much as possible, gusto mo ikaw yung nagdidikta ng laban. Kasi nga, you do have these kinds of heroes. Gusto mo mag-push out ng objectives from time to time by having this DK together with the DP. Pero instead, entity yung gumagawa ng ating mo LV. At grabe yung mga pick-offs din kasi nila eh. Sobrang hirap and this is Naga Siren and DK. So, naku po. Speaking of DK, si DK ngayon mahuli na. There's the bite and the sunstrike combo. Some Stormer will get that kill. DK na naman ang nadali at nakita mo naman si DK. Kanina pa ito namamatay kahit ang kunat na hero na yan. Oo, ang hirap na itong gumalaw. Sobrang lakas na din ng entity sa ngayon eh. Mm-mm. Kapag wala kang BKB on this game, struggle ka talaga makasurvive sa teamfight. Even nga DM with the Guardian Greaves, the Rate Band, and anything na pampakunat sa kanya, hindi nga nagsusurvive sa my teamfight. Naku po. Uy, kaya ba today? Out. Kaso may BKB na din yan eh. Kaso nga lang si Taiga, yung makikita nila, but si Yuragi, ayan na, kakanta na. Yung Naga Siren and maybe they will try to run away pero I think magigames back pa nga at ayan na, nasabi na. And there is the Pudge with the hook and the rot. Naga Siren will die. He does have the buyback but there is Taiga. Mamamatay dito sa Sunstrike. It's a double kill for this Invoker and an opening for Entity to push.
Pwedeng-pwedeng mag-push to sa high ground. Why not? Walang sleep eh. Bakit matatakot itong entity? Eh, meron pa silang Aegis of the Immortal and alam nila walang exorcism, walang dragon form. So, why not go and push this high ground? Biruin mo yun, sila pa yung nakakuha ng ganitong klaseng tempo without... Di ba? Parang puro kasi pa isa-isa yung OG eh. So, ang hirap sa kanila, the Trend Protector, wag talaga nila ibigay. Kasi kanina pa talaga nagiging bosset sa my teamfight yung setup nila with the OG plus the Sunstrike. At saka yung skills neto ni Invoker, sobrang nahirapan sila eh. And now, hindi nila tinuloy. Okay. Kaso naku, mag-blink in si BZM. Naku po, ma-ice wall at Watson with the blink in. Kaso nga lang, Overgrowth with the Static Storm. My gosh! Dalawang hero yung nahuli doon. There's the vacuum pot. Three heroes down right away for the side of OG. But there's the buyback. Kaso nga lang, mauubos na ata. Matatapos na yung duration. Kahit naka-BKB, mamamatay pa rin. It's already a GG for OG. This is a very one-sided game, KJ. At nakita na natin na ipo-force talaga nila to a game 3. To a game 3 by Entity. What a start. And grabe yung pinakita ng Entity dito. The dominance na ginawa nila on this game. Sila na yung nagset ng tempo. They know na lamang sila. And nakapag-farm ng maayos yung kanilang course onto the lane. But I think for OG, they must respect ban itong Trend Protector. Para sa akin, siya yung nagsiset up ng magandang team fight with these OGs. Kasi ang ganda ng pwesto niya every single time eh. Wala, nahuhuli parate itong OG. Paisa-isa sila. And nakita naman natin yung aggression na ginawa doon ng Entity. And yun yung hinahanap natin sa kanila, which is pinakita nila on this game number 2. Oh, tsaka besides the fact nga, na maganda nga yung mga positioning ni Trent, eh, na-delay pa nga nila yung top tower eh. Na-delay pa nila yung pag-push, di ba? Kahit nag-commit ng Exorcism and a Dragon Form. So, makakita nga tayo ng Game 3 dito sa OG versus Entity, guys. And magkakaroon lang kami ng short break and we will be back for the Game 3 5 minutes from now siguro. BRB, guys! Oyo po. Ito si Direk.